Hi guys, it's Christine and it's our family budget. So today, gusto kong mag-usapan natin about tithing. Nabasa naman ninyo sa title na dapat pa talagang mag-tithe or dapat pa talaga 10% ang ating kinikita kailangan natin i-tithe. At ano ba yung mga ginagawa ko? Since alam niyo naman na I am a Christian pero hindi ako talaga ako nagsisimba. Wala akong group na sinalihan. So, lahat ng yan, sasagutin natin yan guys at pag-uusapan natin. So, simulan na natin. Hi guys! So, ang init pero i-off ko muna yung electric fan dahil medyo maingay siya pag ano. So, ayun. So, nandito ko ngayon nakaharap sa aking computer. Oh, diba? Aking computer. So, bongga. Alam niyo bang kayo na kanina ko pa gusto na mag-film pero hindi ako matapos-tapos dahil sobrang ingay ang aso. So, yun nga. Kagaya ng sinabi ko, kailangan ba talaga 10%? Para sa akin, guys, no? Para sa akin na hindi ako nagtatight. Hindi naman siguro kailangan talaga 10% yung ibigay mo. Kasi, so yun guys, hindi ko matapos-tapos sa aking pagchichika sa inyo dahil kung hindi maingay yung aso, kung hindi maingay yung kapitbahay, magigising na naman si Hagrid. Yan yun, yun o. Alam nyo, yan, nag-ano naman yung aso. Hindi ako matapos-tapos guys, pero sisimulan ko na yung chika ko dahil sobrang tagal ko na sobrang hindi ko matapos yung pagsasalita ko talaga. Pero yun nga, yung pagtatay talaga guys, for me, para sa akin lang talaga guys ha, maaring mali, maaring may sasabihin na kung hindi nyo gusto. So sabihin nyo lang, kung comment na kayo sa baba. Pero yun nga, kagaya ng sinabi ko, hindi nga ako nagsisimba, pero yun. So palagay ko lang guys, no, hindi naman siguro kailangan talaga mag-tithe ng though importante na mag-tithe syempre dahil nasa Bible talaga 'yon at kailangan talaga nating magbigay naman ng para kay God. Pero for me, mas mahalaga sa akin yung nakakatulong ka sa ibang tao. Though hindi ako nagta-tithe, pero parang feeling ko mas mabigat or mas magaan sa pakiramdam. Yung nakakatulong kasi ibang tao. So, ano ba yung mga ginagawa ko? Actually, yung mga ginagawa ko lang naman, guys, is mga simple. Though hindi ako mayaman, ha? Parating sinasabi ni Papa sa akin. Kasi ako talaga, mahilig ako mag-tip. Mahilig ako mag-tip talaga. Kahit saan, kung kumakain sa mga restaurant, sa mga fast food chain, or kahit saan, guys, kahit sumasakay ako sa tricycle, ganun. Parati akong bibigay ng tip talaga sa taxi, ganun, magpunta-taxi mga kamay, ganun. Yun, nagbibigay talaga ako ng tip. So, parati sinasabi ni Papa sa akin na para ka namang mayaman, parang nagbibigay ka pa ng tip, ganun. Pero actually, hindi naman talaga sa mayaman ka. Kasi yung maliit na bagay na binibigay mo sa kanila, for example, kung yung pamasahin namin is nasa 110 lang, ganun yung inabot ng pamasahin. So, minsan nagbibigay ako ng 130, 150, ganun. So, depende kung magkano yung bills na meron ako doon. So, yun, kung for example, 100 lang yung bill ko, so bigyan ko siya 120, gano'n. So, mga gano'ng bagay, guys, especially dun sa mga, yung pantataw dun sa mga bisikleta na mga sidecar. Basta yung mga gano'ng, mapajack yun. Kasi yung pajack talaga, marami kasi yung mga parang mga lolo na ba, na nagdadrive. So, especially kung marami kang dala. So, parang nahihirapan sila. Yung talaga sumasakit yung dibdib ko. Pag alam mo yun, konti lang yung ibibigay mo talaga. Parang nakokonsensya ka naman. So, minsan ibibigay ako ng 15 pesos. Instead of 5 pesos na pamasahe, 15 pesos. Minsan naman, kung kami dalawa na hanggang yung sasakay, mamasahe ako ng 20 pesos pag marami akong dala. Kasi, syempre, hindi naman talaga dali magpa-jack. Kasi, parati kong iniisip kasi yung what if kung kami yung ganyan? What if nangangailangan pala siya ng pera? Ganun.
yung maliit na pera, malay mo hindi na naman ikaw yung nagbigay ng tip, malay mo meron pang iba. So pag naipon-ipon lahat yung mga maliit na tip na nabibigay sa kanya, kasi yung husband mo kasi, na-experience ko rin kasi guys, kasi si Papa, binibigyan niya kasi siya ng tip. May mga customers na nagbibigay sa kanya ng tip, which is nakakatulong din siya sa amin, di ba? So parang ibinabalik ko lang din yun ng blessing na natatanggap namin. Just so, honestly guys, sobrang thankful na talaga ako sa mga blessings na dumadating ngayon. Parang napaka, parang overwhelming, parang hindi ako makapaniwala na from talagang kapos na kapos, tapos ngayon parang kami na yung nagbibigay, parang naiiyak ako. Hindi to OA ha, OA na talaga to. Actually, totoo talaga to guys. Parang, kung parang iniisip ko, ano kasi ako eh, madali ako maiyak talaga, sorry. Ay, nako. Parang napifeel ko lang na talagang blessed talaga kami. At, mas maganda talaga yun guys, yung pagtitipid nyo, or yung hindi lang pera yung iniisip nyo. Parang, dapat, konektado kasi yung pera at saka si God. So parang hindi dapat pera lang yung nakafocus ka, dapat silang dalawa, ipagkonektahin mo sila para alam mo yun, mablast ka. So yun yung mga siguro para sa akin, yun yung mas mahalaga na nagbibigay kasi ibang tao, yung pang araw-araw na ginagawa mo, parang nagiging practice mo na siya, parang ganun. Feeling ko yun yung mas importante, mas masasayahan siguro si God, nakikita kang ganyan. Kasi sabi nga niya, diba, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, para mo na rin ginawa sa kanya yun. So, yun yung mga pinanghahawakan ko na salita na nabasa ko sa Bible, parang ganun. So, feeling ko, hindi naman talaga dun sa tithing talaga na para i-bless ka. Kasi useless hindi naman yun ang pagtatithe mo kung yung mga nasa Bible, hindi mo naman ina-apply sa pang-araw-araw mo na buhay bilang Kristiyano. Kiniklaim mo na Christian ka, pero yung mga ginagawa mo sa pang-araw-araw, iba, diba? Parang ganun. So, yun lang guys, yun lang yung gusto kong i-ano talaga. Kasi, ang dami ko kasi nababasa na, na kailangan mag-tight, kailangan ganyan. So, kasi may mga religion kasi na, parang kailangan talaga nilang mag-tight. Pero may mga religion din naman na hindi necessary na 10% or what. So, iba-iba din kasi yung mga paniniwala natin. So, depende na yun, diba? Pero for me lang, yun lang yung ginagawa ko talaga. Pero yun. Pero, I'm so blessed. Sobrang blessed ko. Wala, parang feeling ko contento na ako sa ako naman ang ingay dito, guys. Pero yun. Yun lang yung gusto kong ipa-i-chika sa inyo, guys. Kasi kanina ko pa gusto i-chika sa inyo yan. Pero hindi ko masabi-sabi kasi sobrang ingay. Kagaya ngayon, ang ingay. Tapos pag hindi naman maingay, si Hagrid naman yung nagising. So parang nahihirapan din ako. Pero yun, salamat talaga guys sa lahat ng mga sumusubay sa ating YouTube channel, diba? So medyo dumadami na yung ating pamilya at salamat talaga. So yun lang guys, yun lang yung gusto kong i-chika sa inyo kasi magbababay na rin ako kasi sobrang ingay dito guys, sobrang ingay talaga. So I hope you guys enjoy at huwag kalimutan mag-subscribe. At pag-comment sa baba at i-like mo yung video kung nagustuhan mo. At follow nyo ako sa Facebook at sa aking Instagram, Our Family Budget. So yun, babush na guys kasi sobrang ingay na. Bye-bye!